Hello mga gala, it's me Marcus Akan. Welcome back po sa aking channel. So, kamusta po kayo mga gala? Magandang araw po sa inyo lahat. And for today's video mga gala ay officially ko na kayong i-garden tours dito sa aming garden. Dahil dati kasi nakita nyo lang itong garden namin sa vlog ni Rob. So, ngayon naman, i-garden tour ko kayo dito sa aking channel. So, bago ang lahat mga gala, huwag yung kalimutang mag-like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. So ayun mga gala, no, dito meron kaming tarpaulin. Dati wala pang pandemic ay nakabukas po talaga ito. Ang nakakatawa po mga gala, pag plantdemic na, yung marami na talaga nahilig sa halaman, no, pinupi talaga namin, no, kasi wala na kaming binibentang mga plants, pero marami pa rin pumupunta dito sa aming garden. Kaya ayan, gilokot yun. Pinupi talaga namin para wala nang pumasok dito, kaso lang marami pa rin pumapasok. Sa mga ornamental plants at sa mga indoor, wala pa kaming masyadong available yung mga na-propagate lang namin, pa isa-isa lang. Ang available namin ngayon ay more on outdoor plants or landscaping plants lang mga higala. So, paalala mga higala ha, itong mga ipapakita ko sa inyo mga ornamental plants or philodendrons or mga iba't ibang klaseng halaman na medyo mahirap paramihin ay hindi po for sale. I just wanna share it with you mga higala ko na ipapakita ko sa inyo yung collections ni Ate Nisi. So, punta na tayo doon. By the way po mga higala, ang name po ng aming garden ay Nisi's Garden, which is ang nagmamayari po itong garden na to ay si Ate Nisi Bakuli. So, ayan. So, dito naman sa aming kaliwa itong aming mga foxtail mga higala, at meron din kaming mga pandakaki dito. Dito namin minamarkot yung mga pandakaki namin. Meron din kami mga champagne palm. Mga outdoor plants lang naman ang nandito sa aming entrance. Dahil maiinit po dito mga higala. So doon tayo sa mga philodendrons at ibang klaseng ornamental plants ni Ate Nisi. So dito naman yung mga bougainvilleas ni Ate, no. Yan mga bougainvilleas dyan nakapatong. Dito din sa kanan ay meron ding mga bougainvilleas at mga picaras din. Dito namin kinukuha yung mga propagation namin. Yan, di ba? Napakadaming halaman talaga ay. Meron din kaming anahaw dito. Baka gusto nyo magtanim ng anahaw. Ito po ay Singaporean anahaw. Ito po ay ginagamit sa landscaping. Ayan. So dito naman, meron din kaming mga ferns, no? Itong mga ferns na hybrid ferns ni Ate. Galing po to sa akin. At naparami na rin ni Ate Nisi. Dito naman na area ay itong mga mother plant na pagoda cardboard ni Ate. Ang lalaki ng mga higala doon. Oo, oh, huh? Huh? Habang wala si Ate, sira. Charot yun. Wala kasi si Ate Nisi ngayon. Ay, andun sila sa Clarina. Bumisita sila sa pamilya niya. So, dito naman sa area ito ay mga outdoor plants din na pang init. Ayan. Lumalaban talaga sa manginip, no? Meron kaming kalipay, may Eugenia, picara, santans, simbidium, lahat-lahat na pang landscape na mga halaman ay nandito po sa area na to. At ayan, meron din kaming mga table anthuriums dyan mga higala, o itong mga maliliit na table anthuriums. So dito na po sa area na to, sa ilalim ng mangga, ay ang mga pambato talaga ni Ate Nisi, no, na ito talaga yung mga maraming nahumaling sa mga halaman dito na area mga higala. So ito sa itaas mga higala, ito po yung kapadilyo ni Ate Nisi na, which is napakatagal na, at mga lagpas 10 taon na siguro ito mga kapadilyo. Dati 5 kasi ito, nabenta ni Ate yung dalawa. Yan. Pagdala niya dito, no, naalala ko pa, bago pa lang ako dito, maliliit pa talaga yan, mga ganito lang kalaki sa kuko natin. Pero ngayon, tingnan nyo naman mga higala, di ba? Ang laki mga higala, no? Di ba? Ito mga matataas ito mga kapa niyo mga higala ay, di ba? Meron kayong ganito higala, di ba? Pag lumaki na yung mga kapadilyon nyo, ganito din. Ganito din kakataas ang mga kapa niya. At marami ding mga klaseng mga staghorn, no? Ito ay isa lang sa klase ng mga staghorn, which is ang mataas po at major curl po ang kapa niya dito sa pinaka dulo. So dito naman, pakita ko sa inyo ang mga philodendrons at ibang-ibang klaseng mga calatheas ni Ate Nisi. So ito naman ang green congo at ito ang papaya. Ito may gala, oh, di ba ang laki ng papaya ni Ate Nisi. Kuya, alala ko pa pagbili ni Ate Nisi dati nito, 350, maliit pa lang. Pero ngayon tingnan niyo naman, sobrang lush na niya.
At ang laki na talaga higa. Ito ang sinasabi ko, binigay ko kay Ate Missy na maliit pa, pero ngayon, sobrang laki na niya mga higala ay, di ba? Ang tingnan niyo, yung akin maliit pa rin. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang mga collections ni Ate Missy ng Calathea, which is isa rin talaga sa mga hinahangaan at parang pag pumunta ang mga ano dito, bisita namin dito, nahuhook talaga ang mga mata nila sa mga Calathea ni Ate Missy. So ito. Wow! Di ba ang laki ng mga higala nito? ito siguro ang pinaka-lash na Calathea ang nakita ko, no? Dati ganito pong mga Calathea ko, kaso lang kinuhaan ko ng babies at lumiit talaga yung mga dahon mga higala ay. Tingnan niyo, oh. Ito ang duti ni Ate Missy. So marami pa dyan, meron din corona, mga ganito rin kalalaking mga Calathea. Ayan, balik natin. So ayan, may duti din dyan. Ito oh, si Jungle Rose, malaki na rin mga higala ay. Tingnan niyo. Pari-pariho lang po sila kalaki dito. At ito naman si Silver. Ito naman si Silver Plate na yung gala. Medyo lang merong kunting sira ang mga dahon niya dahil po sa dagta ng mangga siguro ito, no? Tignan lang, may dumaan na tractor. So ayan, ito rin si Corona, oh. Tingnan niyo. Ah, Cynthia pala ito. Ito para si Cynthia. Buhatin natin para makita niyo kung gano'ng kalaki. Ate, buhatin ko itong mga halaman mo. I'm sure manonood si Ate Missy nito. So ayan, di ba? Oh my God! Ano kalaki yung mga Calathea ni Ate. Yung akin no, na mga Calathea, hindi ko na rin kukuhaan ng mga babies para lumaki ng ganito. Kasi maliliit pa ito dati. At mga 2 years na siguro ito ni Ate Missy na hindi ko kinuhaan ng babies. Pero matagal na rin ito sa kanya, mga 6 years na kasi ako po ang nag-collect ng mga kalatiyang ganito at sinishare ko naman kay Ate Missy. At pinapalaki talaga ni Ate Missy, no? Ayan, oh. Tingnan niyo. So, meron naman siyang medalyon na Calathea at may mga duti na dyan, mga iba't ibang Calathea din na corona. So, dito naman, atras muna ta kayo ng konti. At dito naman si Giganteum na variegated, no? Ito si White Blizzard na philodendron, di ba? Ito rin ay galing din sa akin, nabili ni Ate Missy sa akin. Pero ngayon ay naparami na ni Ate at naubos na talaga, nabenta na yung iba. Ito naman si Dang Amporn. Ayan, pakita natin si Dang Amporn, napaganda ang napaka-lash na din. Ito si Pink Princess, which is barter lang po ni Ate Missy. Ito naman si Golden Jungle Fever. Abangan nyo ang propagation ko ng Golden Jungle Fever. I think ready na siya for propagation. So, ito naman ang pinakamagandang aglonema namin, no? Kasi para sa amin mga higala, ito ang maganda, pinakamagandang aglonema dito sa aming garden. Dito sa aming garden lang mga higala. Dahil hindi siya talaga siya sensitive at maganda po talaga ang variegation niya. Ito si aglonema ay aglonema variegated. Ayan, di ba? Marami niya yung babies mga higala. Mataas na yan. Ayaw i-cut ni ate kasi baka masira daw ang pagka-beautiful niya. Ito naman si Lindini ay. At dito rin, meron ding mga maliliit si ate na mga propagation at meron siyang linnet. Ayan. Ito, pakikita ko sa inyo mga higala, oh. Ito si Blue Fern, binigay ko kay ate. Ayan, dalawa na itong Blue Fern niya ay. Ito na to, na-propagate na ni Ate Missy ito, naging dalawa na. So, malaki na rin siya, maliit pa ito pagbigay ko. Ito naman, mayroong mga hanging plants dito, no? So, dito naman sa area ito, mga higala, which is ang pinagtatrabuhuan ni Ate Missy no, araw-araw. Dito talaga siya nag-riribag, nagtatanim na mga plants yung mga higala ay. Dito naman ang mga manure namin, rice hull. Minsan may mga carbonized rice hull dito talaga nilalagay ni ate. So, hindi siya nauulanan. Kahit umuulan, no, nagtatanim talaga si Ate Missy. Isa yan sa mga pinaka, masipag magtanim ng mga halaman. So, dito naman sa mga philodendrons ng higala, no. Ito ang mga tricolor or prince of orange. At meron din siya itong pasukin nga natin para makita niyo mga higala. Dito naman ang naglalakihan talaga niyang mga philodendrons mga higala, which is
ang mga mother plants niya, kahit na ilang customer na lang sa aming presyohan mo yan, bibili namin yan, hindi talaga binibenta ni ate, no? Oo! Dito ba? Ang laki, di ba? Itong mga sobrang laki na talaga ay itong mga giant moonlight ni ate na philodendron. Yan. Balik natin, baka masira, baka pagalitan ako ni ate. Ito din, mga matataas na mga red congo na. Ayan, itong mga moonlight na malalaki, marami yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Actually, marami pa yan andun sa harap ng bahay niya. So ito, lima lang ang nandito mga higala. So ito naman ay ibinigay ko ni Ate Nese na ano no, cardboard. So ayan, napakalaki na talaga ay. Oh my God. May power din si Ate Nese, no? Hindi lang si Ate Fe may power, si Ate Nese din. So yun, di mo napakalaki na mga higala. Balik natin. Dito naman, meron siyang mga red congo, itong Prince Albert na philodendron. Andun pala si Ate Maricel. So, meron din siya, ang dami na dito, mga puro na to, mga mother plants, at pwede na talaga siyang ikat. Kaso lang, ayaw ikat ni Ate Nisi. Naghahanap lang siya ng tiyempo na pwede na itong ikat. Tingnan niyo itong putos ni Ate Nisi, oh. Diba? Ang dami na. Hindi talaga, ganito talaga si Ate, pag gusto niya yung halaman, hindi talaga niya madali ang ikat, no? Pinapalaki at pinapalago muna niya. Kaya ganito na po kataas ang enjoy na photos ni Ate Nisi. So dito naman, meron siyang mga ano din na ito, mga halaman. Merong Sinting Princess, mga Syngonium. Meron din itong Crinips doon. So dito naman sa area ito, ito po ang Melanoniae na malaki na, na red stock. Ayan, nilagay na talaga ni Ate sa malaking pot. At dito naman ang hindi po red stock na Melanoniae. Ayan. Malaki na rin dyan. Meron din siyang ito pakita natin. Galing to sa akin. Itong variegated na welcome plant. Ayan. Napakaganda na at marami na rin, no? Tingnan nyo to, gano'n to kalaki mga higala. Uy, my God. Diba? Tingnan nyo mga higala, no? Gano'n kalaki ang mga Prince Albert ni Ate Nisi. Diba? Ang laki na talaga. Ay, marami din ito. Isang hilera din ito, no? Hindi talaga kinat ni Ate Nisi. Dahil gusto niyang ma-restore na ganito na kalaki yung mga Prince Albert na philodendron niya mga higala. Dito naman sa area nito mga higala, meron siyang mga foxtail. Ayan, may mga foxtail. Meron din siyang bigunya. Isa din si ate sa collector ng mga bigunyas. Yan, pero hindi pa masyadong marami ang collections ng bigunyas. Dito naman sa area nito, puro landscaping plants lang. Yan, mga landscaping plants. Yan dyan. Mga pang-outdoor. Kung merong order ang mga landscaper ay dito kami kumukuha. Ayan, marami talaga dito. So dito naman, meron din kaming Charlie. Ayan, napaka-lush na din. Dati talaga naalala ko mahigala ay ang dami namin ganito. Ngayon talaga naubos na. Especially shout out si Mamang, no. Naalala ko pa, binigyan kami ni Ate Nisi nitong Mirabilis. Ayan, di ba? Sobrang ganda ng ano niya, oh, pati mga higala ay. Meron na itong mga babies, mga higala. Ilang ulit na itong kinuhaan ni Ate Nisi talaga ng mga saha ay. Tingnan niyo. Dito may mga spatifilum si ate. Ayan, pakita natin mga spatifilum. Meron din siya ditong malaking ano, Angela, no? Kung gusto po ng Angela, ito po ay binibenta ni ate ngayon. So, punta na lang kayo sa Facebook page ko, no? I-message nyo ako kung magkano. Pero exclusively lang po ito sa taga Bohol. For pick up only lang. Angela, no? Napakalaki na talaga ay. Meron na itong 2, 4, 6. Meron na itong 8 na leaves talagang. Sobrang laki na mga leaves ay. Ito yung napakalaki na ng red congo ni Ate Nisi ay. Nung pumunta si Rob, naalala ko nakita to ni Rob na sabi niya malaki na rin itong red congo ni Ate Nisi. Ayan. Ayan, meron din dito sa area na to, meron din Melanoniae na malaki na din, di ba? Mga giants na talaga itong mga halaman ni ate ay. Ito ay Giganteum na variegated, no? Hindi po ito yung white blizzard, mga higala. Ito ay Giganteum variegated lang. Kasi hindi masyadong marami ang variegation niya. Ang ingay ng aso ko nasa loob ng bahay. So dito naman, ang collections niya ng anthuriums, mga higala. Meron dito mga giant anthuriums. At meron ding mga table anthuriums. Ayan, di ba? Ang ganda. May side anthuriums. Itong, ito o. Oh, hindi to
common na bulaklak ng Antorio yung mga higala. Ay, di ba napakaganda? Ito rin oh, ito ang pinakagusto ko sa lahat ng Antorio, itong maliliit lang. Kasi pwede lang talaga siya ilagay sa table, sa loob ng bahay, or sa gilid ng TV nyo. Para bang artificial na Antorio, pero ito ay tunay po ito na Antorio hat. Kaya tinawag po siyang ano, table Antorium, kasi pwede po talaga ito ilagay sa table. Hindi pwede sa chair, no, kasi table Antorium. Sarot lang. Ayan. So dito naman, papakita ko sa inyo, kunin natin, aray, itong medyo nanilaw na itong isang mature leaves niya, no. Ito po ay ang aming ano, variegated moonlight. Ayan. Ang ingay ng ibon. Ito po ay variegated moonlight, mga higala, oh. Ito po ay galing sa BES, no? Sa Bohol Experiment Station dati. Parang sila yung nag-culture nito. Yan, oh. Meron ng isang baby, mga higala, oh. Hindi masyadong kita yung variegation niya, pero ito talaga yung variegated, mga higala, ay. Oh, tingnan nyo. Oh, di ba? May mga variegation din siyang konti. Pero ito talaga yung, dati, sabi ni Ma'am Rerit, variegated moonlight talaga siya, mga higala. Diba, oh? Wow! Meron din ako ganito. Ay, ito ay binigay din namin kay Etinisi at malaki na rin, di ba? So, dito naman mga higala ang mga mother plants na mga cardboard, mga klase-klaseng pagoda cardboard. Ayan. Meron din kubra. Ito, oh. Itong parang twisted na pagoda cardboard. Napakadami niyan at malalaki na talaga mga higala. Ito po lahat ay mother plants. Not for sale. Kasi dito siya nagka-cut. Para maparami niya itong mga cardboard, mga higala. So, di ba napakarami dito, oh. Ito pa, oh, mga malalaki na talaga yung higala. Ay. Ito din, oh, si Crinkles. Ayan, yung nakita nyo kay Ate Fena Garden, dito yan galing. Ayan, si Crinkles. Mataas na talaga siya, mga higala. Ay, malapit na siyang lumagpas sa akin. Di ba? Malaki na siya. Ito si Crinkles Alocasia. Ito, mga higala, ito po ay dating bodega natin dito, no? Kasi yung may-ari ng bodega ito ay from Cebu. Kaso lang, lumipat na sila. Giniba na talaga. At ngayon, nilagyan na lang namin ng halaman. So dito naman ay meron kami yung golden dragon na... Golden dragon. Yung golden dragon. Ito, meron ding variegated, no? Ayan, meron ding variegated na golden dragon. Ito si Bilite, mga higala, oh, di ba? Napakaganda ng Bilite niya, ate. Pag maliit pa talagang Bilite, mga higala, ang ganda ng ano niyo. Style niya. Iba talaga itong mga matured na. Tingnan to, pakita ko sa inyo, oh. Ito po yung malaking Bilite ni Ate Nisi. Ayan. Ito naman yung maliit. Diba? Ang ganda, no? Ang ganda ng Bilite. Ayan. Balikan natin. Itong next ay itong Ring of Fire na variegated. Meron akong ganito at binigyan ko si Ate Nisi. So ngayon, ako na naman yung wala, si Ate Nisa yung meron, kasi yung akin talaga namatay. Isa po talaga itong variegated ring of fire na sobrang sensitive, dali lang mamatay. Sinabi ko kay ate, wag mo na lang i-cut yung ate kasi malaki na, hayaan mo na lang siyang lumaki. Kasi sobrang laki ng chance talaga, no, pag kinat mo itong ganito kalaki, mabubulok talaga siya, no, ma-rot talaga siya. Kaya, oh, tingnan nyo itong ka-ate. Pwede ito i-cut, mga higala, ha? Sinabihan ko si ate na, huwag mo na lang i-cut yan, ate. Hayaan mo na lang yan. Baka mamatay pa. Ito naman si Ceratum. Ayan, oh. Ito lang, hindi, green lang siya, hindi variegated. Ito namang next, ay, malaki na din. Ayan. Tingnan nyo, oh. Ito po ay available. Ayan, sa gustong bumili. Diba? Napakalaki na, mga higala, oh, si Golden Jungle Fever. Ayan. So, dito naman, ay dito si Green Kongo, no, na napaka-lash na, oh. Tingnan nyo itong dahon yung mga higala, ay kumikintab-kintab talaga, ay. Kasi wala talaga siyang alikabok at new leaf niya. So, dito naman si Golden talaga, na Golden Dragon na talaga siya kasi gold na yung mga dahon niya. So, naman si Milenini Ay na Exotica. Ayan. So, dito naman sa inyo na ito, mga higala. Sa gilid po ito ng palaya namin, no. Yung nakikita nyo may tubig dyan sa likod, hindi po yan fish pan, kundi nalinis na po yan na palayan. So, dito naman yung mga mother plants din ni Ate Nisi. Meron siya ditong silom. Meron din siya itong cycad, o, galing to sa akin. Binigay ko to kay ate. Na, diba, ang ganda na ay. Sobrang ganda niya ay.
Dito naman sa area ito ay nilagyan ni ate ng silum. Ayan, napakaraming silum. Ito may sahan na si ate Nisi ay na Angela. Napakalaki na. My God. Ang laki ng Angela, oh. Hindi pa yan pwede kasi wala pa yung ugat. Napagkata na yan ni ate Nisi. Ayan. Dito naman sa area ito mga higala ay itong mga palayan na lang nalilinis na talaga. Oh, tingnan niyo itong view namin sa umaga. Minsan talaga mabaho talaga ng yung amoy ng putik sa palayan, mabaho talaga. Hindi naman siya anong yung pinakamabaho, minsan lang talaga. So dito naman itong mga mother plants niya tinisi na mga meron siya ditong jungle fever na variegated lang itong meron din siya ito. Oh. Meron siya ditong variegated na rainforest. Ayan. Sa, di ba, oo, dito, maliliit itong mga, napagkata na ito ni ate Nisi na mga jungle fever, itong ano lang, variegated lang, oo. Itong sa area na to ay not for sale talaga, no, kasi mayroon na itong naka-reserve niyan. Dito naman sa area ito, ang mga naglalakihang mga tricolors ni ate Nisi, ayan, ito po'y napakatagal na ng mga tricolors. Siguro sa pagsisimula pa lang ni ate Nisi ng pag-aalaga ng mga plants, ay nandito na talaga itong mga tricolors, no. So, ayaw na ayaw talaga yung ibenta ni ate kasi naalala ko may nag-asa kanya ng 5,000 each. So, hindi talaga niya binibenta kasi parang na-attach na ito sa kanya, no? Sa loob niya, itong mga tricolors. So, yan. Napakalaki na, di ba? Dito naman, itong mga meron siya mga orange marmalade. Meron siya mga orange marmalade. May Prince Albert na maliliit. Ayan. So, isa din yan sa mga mother plants ni ate Nisi. So, ayan, oh. Meron din siya itong black humalumena. At itong emerald gem, ayan. Usually po, yung mga plants ni Ate Fe ay from Ate Nisi or from sa akin po. Kaya nag-share-share lang kami, barter-barter, o di kaya minsan kung wala pa si Ate Fe, binibigyan namin. So, ganito po talaga kaming mga ano lang, pamilya, no, nag-share-share lang kami ng plants para hindi na rin lumaki ang gastos, no. Barter-barter na lang din kung minsan. So, dito naman, ito si orange marmalade at tingnan yung variegation ng ano, oh. Ring of fire na variegate mga higala ay sobrang ganda, di ba? Wow! Napakaganda mga higala ay. So, dito naman ang mga tricolors na napagkata ni Ate Nisi na may mga saha na mga babies na talaga mga higala ay. Tingnan nyo, wow! Napakaganda ng kulay niya. So, ito po mga babies ng mga tricolors or prince of orange mga higala. Babies pa lang yan. Meron na talaga yung may-ari mga higala. Kumbaga, meron nang bibilin dyan pag nakat na yan mga higala ay. Kaya po, minsan, pag pumupunta kayo dito sa aming garden, sabi namin wala kayong available kasi yung ibang mga babies namin ay minsan ay naka-reserve na talaga yan sa mga collectors or sa mga suki namin. So, paunahan na lang talaga. Paunahan na lang talaga kasi limited lang po yung mother plants namin. At hindi naman kasi masyadong mabilis magbigay ng babies itong mga philodendron, no. Minsan 6 months, minsan almost a year, minsan 3 months. Ayan. Pwede na yan makat. Pero itong mga rare plants, almost a year talaga kung pwede mo na yang i-cut na or pwede mo yang i-harvest ang babies mga higala. So ayan mga higala, nag-garden tour ko na kayo, no. Hindi natin masyado nalibot itong garden namin kasi medyo mahaba na itong video. Pero meron ding mga plants dun sa harap, kaso lang outdoor plants lang din yon. Kasi kayo mga higala, mahilig kayo sa mga philodendrons. Diba? So before ko i-end itong video na ito mga higala, nas kong i-shout out ang ating higala na si Romeo Lucas from Tanay Rizal, Edilyn Acla from Guimaras, Iloilo, Winnie Estanio, Adora Payot from Leyte, Grazeline 23, at saka yung mag-subscribe na rin kayo sa channel ni Ma'am Grazeline, no? Grazeline 23, plantita din yan. So, ayan mga higala, sana na-enjoy nitong video na to at sana na-enjoy yung garden ni Ate Nisi, no? So, welcome po kayo sa aming garden anytime kung gusto nyong bumisita. Bumisita lang. Kasi wala pa kaming available. So sana ganina po sana namanggit ko na yung available na plant, no, yung Angela at saka yung ano, golden jungle fever. So hindi po yun, hindi po kami nagsiship. Exclusively lang po yun sa taga Bohol lang. For pick up only, pumunta na lang kayo dito sa aming garden para mabili niyo yun, no. I-message niyo lang ako at iintayin ko talaga kayo dito sa aming garden. So ayan na yan mga gala. Sana nang enjoy kayo. At sana na-enjoy itong garden ni Ate Nisi, no?
So, God bless po sa inyo. At mag-ingat po kayo mga galano. Huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. Bye-bye mga gala. And see you to my next vlog. Bye.